Marami tayong naririnig sa mga bansa na may mga Kristiyanong pinapatay na nakahanda silang mamatay para sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Hindi lang yan, sa panahon din ng krisis na dinadaanan natin ngayon, maraming mga Kristiyano ang naglabasan para magsakripisyo sa iba't ibang paraan para makatulong sa kanilang kapwa. Tanda ng pagmamahal kay Jesus. Tapos nandyan din kayo, kahit na nirarayuma, kahit na senior citizen na, nakahanda pa rin tumulong sa mga kapatid nating nangangailangan, sa mga kapatid nating inuusig at pinapahirapan. Bakit nagagawa nilang mahalin si Jesus ng lubusan? To the point of giving their lives for Him. We are not great people. As I said at the beginning, yung mga santo na ibinigay ang buhay para kay Jesus dahil sa pagmamahal nila sa Kanya, they were not superheroes. They were not supermen. Sina San Pablo at San Pedro, maraming kahinaan, pero nagawa nilang ibigay ang buhay nila, tanda ng pagmamahal kay Jesus, dahil sa malaking grasya ng Diyos. Noong pinapatay na yung mga Kristiyano, umabot na yung persecution sa Rome, patagong tumatakas si Pedro. Pero sa grasya ng Diyos, nasalubong niya si Jesus, na konsyensya siya at bumalik siya sa Rome para ialay ang buhay para kay Jesus. Si Pablo, ganadong-ganadong lipulin lahat ng mga Kristiyano. Pero yung kanyang pagiging excited, hindi para kay Kristo, kundi para sa kasamaan. Pero sa grasya ng Diyos, nagpakita si Jesus sa kanya, at dahil doon, sa bandang huli, inialay din niya ang buhay niya para kay Jesus. Many Christians are not great people, but they are able to offer great sacrifices for the Lord because of God's great grace. All of us are incapable of living heroic lives for the Lord. So, by ourselves, wala tayong kakayahan. By ourselves, hindi natin kayang magsakripisyo para sa Panginoon. By ourselves, hindi tayo makakatulong sa ating kapwa. By ourselves, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Pero by the grace of God, we are able to do the sacrifices that we are doing at this very moment. Ang lagi kong sinasabing halimbawa dito sa San Fabian, for example, doon sa bandang baba, sa may highway, magbaon ka lang ng 2-3 tubo, bubukal na ang tubig. At ang tubig na bubukal, malinis. Mas malinis pa sa mga purified water na binibili natin, mas malinis pa sa mineral water na binibili natin. So yung bumubukal na tubig mula sa San Fabian ay napakalinis, very healthy. Pero papaano ka makakakuha ng tubig na yan kung hindi ka magdadala ng balde at lalapit doon? Kahit nasabihin nating tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig na pwedeng inumin, kung hindi ka lalapit na may dalang balde o baso para kumuha ng tubig, hindi ka makakakuha ng tubig. Ganon din ang grasya ng Diyos. The Lord does not force His grace on us. He is always offering us the grace. Pero kapag nagdesisyon tayo na hindi tanggapin, hindi ipagpipilitan ng Panginoon yan. Kailangan pa rin ang ating desisyon na tanggapin ang grasya ng Diyos
sa pamamagitan ng ating pananampalataya at mga mabubuting gawa. The grace of God is overflowing because we are in the reign of grace. We are in the period wherein the reign of grace is being offered to us. And of course, God needs our decision to accept the grace that He is offering us so that His grace can work in us and we can make the sacrifices showing our love for Jesus by loving our brothers and sisters. Saints Peter and Paul were not superheroes. They were not supermen. In fact, marami silang kapalpakan. Marami silang kasalanan. Marami silang kahinaan. But because of the grace of God, they accepted the grace of God in them and they were able to make the supreme act of sacrifice, showing the greatest love that one can give, to offer their lives for love of Jesus. Let us ask for their prayers so that we can continue loving Him by making sacrifices, by making acts of love and works of mercy for our brothers and sisters. Amen.